Higit 300 national at local government units sa ginasaang magikinabang sa inilunsad na National Fiber Backbone Phase 1 Project na layong palawakin at pabilisin ang internet connectivity sa Pilipinas at bigyan ng digital space ang maliliit na negosyo. Iyan ang ulat ni Kenneth Pasiente. 3, 2, 1. Mas mabilis at maaasahang internet connectivity. Yan ang dala ng National Fiber Backbone Phase 1 Project ng DICT na inilunsad kasama si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Binigyang diin ng Pangulo na bahagi ito sa layuning digitalization ng bansa na anya'y una na niyang inilatag sa mga unang buwan ng kanyang panunungkulan. Anya, makatutulong ang naturang programa para mas palakasin pa ang internet connection sa bansa. Ang proyektong ito ay may habang 1,245 kilometers na magsisimula sa Lawag City sa Ilocos Norte hanggang Roses Avenue sa Quezon City. It will also have an initial 600 Gbps optical spectrum capacity to serve the needs of the government and communities along the way. It means that it will bring high-speed internet access to at least 14 provinces in northern and central Luzon, 2 national government data centers, and 4 BCDA ecozones. Dagdag pa ng Pangulo na nasa 346 national at local government unit na konektado sa GovNet ang makikinabang sa proyekto dahil mapapalakas ang kanilang operational efficiency na makatutulong na makapag-generate ng nasa 145 million pesos na potential savings kada taon. Gayun din ang pagkakaroon ng digital lifeline para sa 3,000 mga Filipino, kabilang na ang free Wi-Fi sites para sa direktang internet access ng nasa 750,000 beneficiaries sa Regions 1, 3 at sa NCR. Malaking bagay rin ayon sa Pangulo ang maitutulong nito sa pagpapaunlad pa ng ekonomiya ng bansa, lalo't nagsisilbi ang internet bilang backbone ng kalakalan at transaksyon sa mga komunidad. This is the infrastructure that will open employment opportunities, improve market efficiency, attract foreign investment, and stimulate livelihood across the different sectors of our economy and our society. It will close the digital divide and bring to our people the transformative power of free and fast access to information. It will allow the state to guarantee the people's enjoyment of the internet as a basic human right. Ipinunto rin ng punong ehekutibo ang papel ng proyekto sa hangarin ng pamahalaan na dalhin ang MSME sa digital space na makapagbibigay ng mas malaking oportunidad sa mga maliliit na negosyo sa Pilipinas na malaking bahagi ng economic transformation na isinusulong ng pamahalaan. Kasunod nito, sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na tutok ang mga kinaukulang ahensya ng gobyerno na matapos ang iba pang bahagi ng proyekto sa lalong madaling panahon. We look forward to the completion of the 5 next phases of the National Fiber Backbone Project by 2026. Once finished, the DICT expects to increase the penetration rate from 33% as it is now to 65%, reaching 70 million Filipinos out of the current 115 million population nationwide. It will also lower the price to as much as $5 per Mbps. Giit naman ng DICT na ang proyekto ay higit pa sa paglalatag lamang ng mga kable at pagpapatatag ng internet connection. Sa halip ay nagpapakita ito ng pagsulong ng Pilipinas bilang isang digitally empowered na bansa. With the activation of these nodes, we are bringing high-speed internet across to underserved communities, unlocking opportunities for education, healthcare, and economic development. Hinimok naman ni Pangulong Marcos Jr. ang mga ahensya ng gobyerno na mas palakasin pa ang kanilang inisyatiba para sa kolaborasyon at pakikipagtulungan upang matiyak na ang bawat Filipino ay magkaroon ng access sa internet. Kenneth Pasiente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.